Ganito ho ang ayuda, cash po naming ibibigay sa mga magulang o sa mga estudyante. ₱1,000 po para sa elementary, ₱2,000 po para sa high school, ₱3,000 po para sa senior high school, ₱4,000 po para sa college or vocational course. Ilang bata po sa isang pamilya ba? Kasi marami yung nagtatanong, how many children? Ako'y may 8 anak, 5 anak. 3 pong bata per family. So kung may 2 kolehiyo kayo nag-aaral, isang first year, isang fourth year, tigpo 4,000 po yun, so 8,000 po yun. Meron kang anak na senior high, so 3,000 po yun. So 8,000 plus 3,000, 11,000 po yun. Ang kailangan lamang po ng bata or ng magulang na dadalhin sa DSWD office ay ang enrollment certificate at ang school ID. Ngayon, sino po ba ang pupwede? Lahat po ng mga bata na anak na mahihirap. Hindi lamang po solo parent. Halos lahat na ho kasi solo parent, magulang ay PWD, magulang ay may mga sakit, mga ulila na mga bata, mga batang anak ng tricycle driver, labandera, katulo, magtataho, jeepney driver. Pwede po kayong pumunta. Para po doon sa mga bata, pwede po mga nanay na lamang ho, yung mga nasa elementary at high school, magdala lang po ng enrollment certificate ng mga bata or school ID. Para man po doon sa mga senior high school at college at saka vocational courses, pwede na ho kayo na mismo ang pumunta sa aming tanggapan. Yung mga pamilya na 4-piece beneficiaries na, they can also avail of that. Oh yes sir. Kasama po sila, I mean, sa programa na ito. At hindi lang po 4-piece, kahit hindi ka 4-piece. Marami po nagtatanong, good question po. Kung hindi po kayo 4-piece, pero kayo ho ay nasa crisis, lahat naman ho ngayon ng mga mahihirap nasa crisis, may nagtatanong, tricycle driver ako, Sir Erwin, pwede ba? Pwede po kayo. Jeepney driver ako, Sir Erwin, pwede po kayo. Labandera ako, Sir Erwin, may anak akong pinapaaral sa SUC ngayon, pwede ba? Pwede po. Grab rider po ako, pwede po. Barbero po ako, pwede po. Okay? Pwede po yan, mga sir, mga ma'am, kung ano po yung trabaho ninyo, ay tutulungan po kayo ng gobyerno. Kasi po, yun po yung aming mission po ngayon, tulungan po kayo. Kasi instruction din po yan ng Pangulo, na wala pong iiwan, pandemic recovery, lahat po ikasama pag-angat. Could it be possible na magkaroon ng isang requirements from the barangay chairman having this certificate of indigency para mawala itong mga fake? Dati po, may ganun ho, ma'am eh. Ang problema ho, inaalis na ho natin muna yon, iba-bypass na ho muna natin yung mga indigency. Kasi napupolitika po, ma'am. That is very unfortunate. Mas marami pong nakakarating na reklamo o sumbong sa akin na namimili po yung ating, wag naman humagalit sa atin yung mga barangay leaders natin at LGU, pero mas marami po kasing sumbong sa akin na nakakarating na pinipili po na bibigyan ni chairman o ng barangay kagawad o sa office of the mayor ng indigency. Kung hindi po bumoto yung pamilya, hindi po nabibigyan. Sasabihin na lang, wala dito si ganito, balikan nila next time. So, ngayon ho, dahil DSWD ho ang mga ngasiwa nito, ayoko hong marinig na hindi kami binigyan ng indigency. Kaya ma'am, we will take our chances na lang po na tanggapin po yung mga yan at ia-assess naman po ng aming mga social welfare officers at saka meron naman po silang experience when it comes to that matter, ma'am. Simula po ngayong Sabado at 6 po na Sabado hanggang Setyembre 24. Sa dito po sa main office, magbubukas po ang aming opisina ng alas 7 ng umaga. At tatapusin po namin yung mga tao na nasa pila. Sa aming mga field offices po, regional DSWD offices, magbubukas po siya alas 8 ng umaga. Ganun din po sa mga provincial DSWD po natin. Ganun din po sa mga satellite offices po natin. Ngayon, pwede pong through appointment po sa internet, pwede po kayo mag-email sa amin, pwede rin pong walk-in. Sa araw ding yun. Pero we advise na mas maganda siguro kayo po ay mag-email na lamang muna sa amin. Don't worry ho bayan, nakasubi na ho yung budget, hindi ho kayo maubusan yan kasi we saved around 500 million po
na pondo para po sa mga estudyante natin na indigent na kailangan po ng mga gamit. 500 million po yan all throughout the country. So, inatasan ko na po ang aming central office, ang mga regional offices namin, provincial offices, satellite offices na magbukas sa araw ng Sabado at every Saturday until September 24 para i-cater yung pangangailangan ng estudyante. Kung kayo ay pupunta ngayong Sabado at marami masyadong tao, pwede po kayong bumalik next Saturday. Marami pa rin tao next Saturday. Hanggang 24 po yan, wag ho kayo mag-alala. Dalhin lamang po ang inyong mga requirements at tutulungan po namin kayo. I heard reports previous years po, ang daming hinihingi. Kaya yung bata, mga high senior high college students, pumipila po ng alas 6 ng umaga. Alas 9 po ng gabi, hindi pa ho natatapos. I want this done immediately. Gusto ko po, pag pumila ho doon, we will try our best po na pinakamatagal na siguro ay pipila ho yung bata about 5 hours po para makuha niya na, or the mom. We do not encourage bringing your children. Kung kayo po ay parents, hindi niyo na po kailangang bit-bitin ang mga anak ninyo. Kung meron kayong anak na college, senior high, grade school, pwede na ho kayo na lang pumunta. Or kung wala naman, kung kayo ay mga high school na at di pwede ang inyong magulang, pwede ho kayo basta senior high and then college, pwede po lumapit. Hanggang 3 lang ang pupwede bawat pamilya. Also, paalala ko doon sa mga tatanggap kasi may mga nagtatanong, baka kulang. Kung kulang po, tumawag po kayo sa aming hotline. Uulitin ko po, hindi po dapat kulang. Pag pumirma ho kayo dyan, cash po ay bibigay sa inyo. Uulitin ko po, 1,000 sa elementary, 2,000 po pag high school, 3,000 po senior high, 4,000 po pag college. Ang question is, paano natin malalaman? We are hoping, ma'am, na only indigents. Siguro naman ho, yung may mga pera, hindi na ho magpupumila dyan ng 6 hours po para makakuha ng pangbayad ng ikang mapabili ng uniforme or school supplies. So, we're hoping and expecting po mga indigent lang po ang pipila dyan.